Dante, paano naman nakakasiguro ang COMELEC na hindi na ito mangyayari? Mon, ayon pa nga sa Commission on Elections sa pamamagitan ni Commissioner Marlon Casquejo, nagsagawa na kasi sila, Mon, ng maraming stress test sa kanilang mga server sa pamamagitan ng pag-transmit ng mga election results. Dito ay ipinakita o sinubukan ng COMELEC na mag-transmit ng mga election results mula sa mga libu-libong clustered precinct papunta sa kanilang transparency server at gayon din sa kanilang central server. Kaugnay nito, tiniyak ng COMELEC na hindi na mangyayari ang pitong oras na glitch noong 2019 elections kung saan natagalan ang pagpapadala ng election returns mula sa transparency server, papuntang media transparency server at ng iba pang citizens arm. Paliwanag ni Commissioner Marlon Casquejo, kasama na sa term of reference sa kontrata ang transmission o pagpapadala ng election results mula sa transparency server papuntang media server. Nasa mahigit 106,000 ang clustered precinct na magtatransmit ng election results sa aktual na halalan sa Mayo 9. What we did in 2022 is inulit namin o dinagdag na namin sa aming terms of reference as to the transmission also, the sending of results from the transparency to the media server. And we did some stress test. Nagkaroon po tayo ng stress test. Tapos na. Just ngayon lang natapos. Sending 100,000 or 50,000 results sabay-sabay. And hindi naman po nagkaroon ng ano problema doon. Hindi po tayo nabiloob. Kanina ay nagsagawa ng walkthrough ang COMELEC kasama ng ilang miyembro ng media organization, Citizens Arm, at political parties sa Media Transparency Server dito sa University of Santo Tomas sa Maynila. Inihayag din ang COMELEC Mon kanina ang mga lokasyon ng kanilang mga server. Ang Transparency Server ay sa Parañaque City, ang Central Server ay sa Taguig, at yung Backup Server naman nila ay sa Libis sa Quezon City. Nilinaw ng COMELEC na ito ang unang pagkakataon na binigay nila ang lokasyon ng mga server. Ayon pa nga kay Casquejo at gayon din ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan, itong ginawa nila ngayon, Mon, kung saan ni-reveal na nila itong mga lokasyon ng kanilang tatlong server ay para na rin ito sa layunin ng full transparency kaugnay sa nalalapit na halalan. Bagamat aminado ang COMELEC nga, Mon, nang i-reveal nila itong mga lokasyon ng kanilang server ay mayroong security risk. Pero naniniwala sila na sapat naman o nandiyan naman ang mga kawanin ng Armed Forces of the Philippines at gayon din ang Philippine National Police na deputized arms ng COMELEC na magbabantay sa seguridad nitong kanilang mga server. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila, Mon. Maraming salamat, Dante Amento.